Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, May 12. Ang ebanghelyo natin ngayon ay John 14:27 to 31. Ako po si Father Luciano Feloni, Parish Priest ng Kristong Hari, Shrine of Mary and Tire of Nuts sa Diocese of Novaliches. Sabi ni Jesus, "Peace be with you. My peace I give to you. Not as the world gives peace do I give it to you. Do not be troubled, do not be afraid." Napakaganda ho yung umpisa ng Ebanghelyo ngayon. Peace I give you, my peace I give you, not as the world. Yung pagbibigay ng kapayapaan ng mundo ay ibang-iba sa kapayapaan ni Jesus. Sa mundong ito, para may kapayapaan, kailangan tigil putukan, kailangan tigil away, kailangan wala ng problema, kailangan wala ng gulo, kailangan pag nawala ang gulo, papasok ang kapayapaan. Hindi ganyan sa Panginoon. Hindi ganyan sa Panginoon. You can have peace sa gitna ng gulo. You can have peace sa gitna ng kalungkutan. You can be angry and peaceful. You can be oppressed and peaceful. You can be broken and peaceful. You can be crying and peaceful. Yon ang kakaiba ng kapayapaan ni Jesus. Dahil ang kapayapaan nito ay kapayapaan niya. Siya ang nagbibigay. Hindi po nagbubukal sa sarili, kundi kinukuha natin mula sa Kanya. Yung kapayapaan na alam mo ng Panginoon ay kasama mo. At yun ay nagbibigay ng malalim ng katahimikan sa isip, sa puso, sa kalooban, sa damdaming, sa lahat. Yun ang kagandahan ng Panginoon. Ang kapayapaan ng mundo is kailangan alisin mo yung problema, number one. O di kaya kailangan umalis ka ng problema. Yung parang talagang gagawa ka ng discarded para makalimutan mo ang problema. Doon pumapasok ang mga bisyo, doon pumapasok po yung kung ano-ano mga discarded nating, yung mga denial, doon pumapasok yung mga defense mechanism, doon pumapasok ang pag-inom, doon pumapasok ang kung ano-ano para makalimutan ang problema. Ang kapayapaan ni Jesus ay hindi inalis ang problema, hindi tumakbo, at nagtago mula sa problema, hindi nagbubukal sa sarili, kundi kapayapaan niya. Kinukuha sa Kanya at sa Kanyang presensya ang lakas para manatiling sa kapayapaan ni Jesus. And that is my wish for you and for me. Sa gitna ng unos ng ito, ng salot na ito ng COVID, manatili po tayo sa kapayapaan ni Jesus. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, pass it on. Punuin natin ang good news ang social media at gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.